Okay, what's up mga beng-beng? For today's video is i-share ko naman paano ba magdala ng baril naka-outside waistband concealed carry. Pero bago na lahat, mag-subscribe ka muna sa channel to and click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Tara, panoorin niyo ako. Okay, what's up mga beng-beng? This time is i-share ko naman paano ba magdala o mag-carry ng baril outside waistband. I-share ko naman itong aking holster. Itong holster ko na leather is nabili ko kay Jacketero. Search nyo lang yung FB page niya, Jacketero. Siya yung nagbebenta ng mga leather na bags and holster. Kilala siya. Ano ba yung dapat ko na i-share sa inyo in my experience pagdala ng outside waistband holster? Paano nga ba natin i-conceal at para natin din tatago ang ating baril sa pamagitan ng ating mga damit. Kasi itong outside waistband is very prone sa visible eyes natin. Makikita kasi ito. Kasi outside waistband ka, minsan nga yung inside waistband na tinatawag, minsan nakikita pa. Pero depende kasi yun sa pagdadala ng baril. Sa tao kasi yun, paano natin dadali yung ating baril na hindi talaga nakikita. Kasi yung unang-una nating isipin na sa pagdadala ng baril, is i-share na natin yung klima. Kasi siyempre, kapag nagdadala ka ng baril tapos magsusuot ka ng jacket, inaakma sa panahon, mainit masyado, tapos naka-jacket ka, naka-close, very awkward sa mga nakatao nakakita. Mas tago ka nilang pag-iisipan ng masama. Dapat consider mo yung panahon, kung ito man ay mainit o malamig, ano ba dapat mong suotin. Ngayon, ito, before ako magsuot ng ng palabas ko na damit, magsusuot man ako ng sandok tulad nito. Kasi, una-una, kapag may sandok sa loob, iwas yung baril mo na magkaroon ng pawis. Kasi yung pawis natin is, sana yan sa nakakakos ng pagkakalawang ng ating baril. No? Kaya dapat mo sa sandok ka para iwasan mo yung magkaroon siya ng kalawang sa pamagitan ng pawis. Lalo-lalo na kung acidic tayo. Ngayon, share ko kung paano ba yung magsuot ng damit na pwede sa init o pwede sa anumang klima. Ngayon, may t-shirt tayo dito. Suot ko ito para makita nyo kung pwede ba magsuot ng t-shirt na hindi halata. Dapat ang susuotin mong damit is yung hindi masyadong fit. Dapat medyo maluwag siya para hindi talaga babakat yung pistol mo. Tulad nito. Pakita natin ha. Ito ha, suot natin. Okay. Okay, mga nabeng-beng. Ayan. Ngayon, isuot ko na yung damit. Pwede natin itago ang ating baril sa pamagitan ng ganito. Kahit outside waistband pa ang dala mong holster. Diba? Hindi mo alata. Kasi, hindi siya fit. Dapat medyo siya maluwag. So, sa side, nakapagkita naman, siyempre, sa side dito, likod, other side, yan. Ito yung minsan yung palagi kong ginagamit na option para magdala ng baril dahil summer dito sa atin, t-shirt lang ginagamit ko. Yan, ganyan. Dapat hindi siya fit. Okay, mga kabembe, ano ba yung isa pa natin na pwede natin isuot maliban sa t-shirt? Pwede rin yung polo. Maluwag. Pwede rin yung long sleeve. Maluwag. Diba? Basta, hindi fit. Ang meron lang kasi ako dito is jacket. Dito yung jacket pala kasi yung polo sa long sleeve. Kaya, sa t-shirt lang meron ako. Pero, dapat, kung susuot ka talaga, pwede naman kahit ano, basta maluwag. No? Ngayon, try natin yung jacket. Okay. Ito yung jacket ni Carlo Dalisay eh. Na yan, meron po. Yung jacket ni Carlo Dalisay. Diba? Yung kailangan niyo ba si Carlo Dalisay? Yung hindi na mamatay sa barilan kahit pinatama na. Hindi, joke. Uwe, di niya. Ito, diba? Diba, magsuot ka ng jacket. Okay naman, diba? Hindi nalata. Pero gusto ka ng jacket, siyempre, dapat medyo mahapit yung hindi yung fit na jacket. Kapag ginan mo is makatabak din. Dapat kung dadala ka pa rin ng jacket is yung hindi siya babakat. Okay, di ba? Okay na siya, hindi naman siya nalata, di ba? Side. Sa likod. Sa side. Di ba? Basta maluwag at komportable ka, mahubunod mo ang baril mo. In case na kailangan mo siyang iputo.
yun. Okay, salamat sa inyo panonood at sana ay may natutunan kayo kahit paano sa akin na-share sa araw. Okay? Salamat mga kabengbeng.